Hi po mga kalola, ito na naman po tayo at pagluluto na naman po ang ating atupagin. Ayun na nga po, AIDS ba? Araw-araw naman po tayo kumakain. Kaya syempre, hindi tayo magluluto. At ito na nga po, naisipan ko po magluto ng salmon head. At dahil matagal-tagal na rin nga po kung hindi nakakapagluto ng ganyan, ito nga po naisipan kong iluto ngayon. At dahil maganda naman po at may sabaw. Yan, importante po syempre, may sabaw. E pagpananghalian po talaga, yan. Kailangan po may sabaw. Dahil pagkahapon, kung ikaw nung matira na lang, pagkakinukulo lang, hindi nagluluto, hindi puro dry na lang lagi kakain ng aking apo, ganun. Kaya pag tanghali po, talaga sinisikap ko po, may sabaw talaga yung lulutuin ko. At ayan na nga po yung mga sangkapon, na-chap-chap ko na po, ito, nag-iwan naman po ako ngayon ng talong. Ayan. Pag nagsisinigang po kasi ako, ayan na nga po pala, sinigang nga pong salmon head ang ating lulutuin. Ako po yung pag nagsisinigang, talagang kompleto, ricado po yung ginagawa ko. Ayan. Ayan na nga po, o diba, tapos na po ako maghiwa ng talong at saka po ng okra. At ito naman po nga yung ating kangkong, syempre, importante po sa sinigang, syempre, may kangkong. Ayan na nga po, at ating hinimay-himay na ang ating kangkong. Ang kangkong nga po pala, kailangan maraming hugas natin yan, kasi parang minsan yung parang mayroon siyang ano, linta na maliliit yun. Baka mayroong ganun, kailangan mahugasan. At ayan na nga po, ready na po ang ating sangkap na gagamitin. At ito, nagpakulo na nga po pala ako ng tubig. At ayan na nga po, inilagay na po natin ang ating mga sangkap. Inilagay ko na po yung sibuyas at saka kamatis. At ayan nga po, tinakpan natin at ang kubulong kolona. Inilagay na po natin ang ating isda. Isang ulo nga lang po pala ng salmon ang aking ginamit. Ayan, dahil medyo malaki naman po siya, sabi ko, okay na to. Total, ang mga po ko naman po, importante sa kanila ay sabaw. Ayan nga po, naglagay na po ako ng asin at paminta. Tinakpan muna ulit natin. Ayan nga po, nung patanggal natin ang takip, pinagay ko na po ang ating labanos. Ayun, o. Yan, o. Yan, o. Nakita nyo, o. Yung ating, ano, salmon head ganyan, ayun, o. Diba, mataba siya. May mga mantika-mantika siya, parang ganun. At ayan nga po, nilagay ko na po lahat ng ating sangkap. Nilagay ko na po yung okra, tsaka ang talong. So, mabilis na po yung maluto. Pag lambot po niyan, luto na yan. Ayan, nakita nyo, kulong-kulo na siya. At ating tempre, tinikman, masarap siyempre. Ilagay na po natin ang ating kangkong. Ayan, o, diba? Ayun. Ang sarap-sarap na niya tingnan, o, diba? Yummy-yummy. Ayan na nga po, taglagay ako ng kaunting asin ulit, dagdag, dahil medyo matabang-tabang po ang ating timpla. Nilagay natin ang kaunting asin at tinakpan muna ulit, isang kulo lang po. At syempre, baka po malabog naman ang ating gulay. Nilagay na po natin ang ating sampalok sinigang. Ayan, pampaasim. Pag nagluluto po ako niyan, medyo matapang po sa asim. Kasi yan po ang gusto ng mga apo ko, yung maasim talaga. O, ayan, o, diba? At luto na nga po ang ating sinigang. Ayan, ang sarap na niya. At ito nga po, atin niya po sinandok na. O, ayan, o. O, yaw, sarap. O, diba? Alam niyo kung anong kapartner sa usawan yan. Ha? Dahil maasim na po yan, hindi na po natin ang kailangan ng kalamansi. Ang kailangan po natin dyan ay patis lang at sili. Wow na wow. Ang sarap po nun, promise. O, diba? Ayan. Oh, ayan. Thank you po for watching. God bless you. Ready to serve na po ang ating salmon head na sinigang. Love, love, love.